Ang buhay ay hindi paligsahan kung saan ang pinaka ang siyang mahalaga. Ang buhay ay isang kaloob, dinisenyo upang maging pagpapala. Ang tanging sukatan ng tagumpay ay hindi kung ano ang narating mo o kung mas magaling ka sa iba, kundi kung natupad mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Sadyang nakakatuwang makakita ng mga taong masikap na naging matagumpay. Yung buhay nila ay nagsisilbing inspirasyon dahil nabubuksan yung isip natin dahil pwede pala at nagkakaroon tayo ng pag-asa na kung nangyari sa kanila o kung kinaya nila, malamang ikakayanin din ng iba. Yung tagumpay ng isang tao ay merong iba't ibang epekto sa buhay ng iba. Merong mai-inspire at magsisikap, merong maghahangad sapagkat gusto nilang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya at upang maitaguyod sa mas maayos na paraan ang kanilang pangangailangan. Meron din namang nagtatagumpay, hindi dahil hinangad nila ito, kundi dahil ginalingan nila ang kanilang pagtatrabaho at pakikitungo. May mga maghahangad din naman ng tagumpay para makatulong sila sa iba. Yun bang sa dami ng nakasalalay sa kanila, kailangan nila lalo pang paghusayan at galingan upang ang mas maraming pangangailangan ay matugunan. Subalit sa kabila ng mga dahilang ito, merong uri ng motibo sa tagumpay na mapanganib, na kahit narating na ng tao ang kanyang pinapangarap o kaya naman ay meron na siya ng sapat o higit pa sa sapat, ay hindi pa rin siya titigil sa pagpapayaman dahil nga sa maling dahilan. Ang sabi ng Bible, nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Ang pagtatagumpay ay mainam, subalit kung ang motibo ay pagkaingit sa kapwa, ito ay nawawala ng kabuluhan at nagiging mapanganib, parang paghahabol sa hangin. Sumasalamin ito sa isang pagpapagal na hindi matapos-tapos. Isang habulan na walang finish line. Isang contest kung saan hindi ka mananalo. Mapait ito sa taong naiinggit dahil hindi niya makita ang value ng meron siya at hindi niya madama ang pagpapalang taglay niya. Tila laging kulang dahil ang kanyang basihan ay hindi ang tinatamasa na niya, kundi kung ano ang meron ng iba. Masama ang epekto nito sa kanyang pamilya dahil matindi ang pressure na nalilikha ng inggit. Huwag kang sumali sa takbuhang walang katapusan, dahil ang buhay ay hindi isang habulan. Ipagpasalamat mo ang meron ka at sa Diyos magpasakop ka. Iyan ang susi sa buhay na tunay na makabuluhan. Buhay bilang single, may asawa o may pamilya, ang tamang motibo sa paghahangad ay tunay na makapagpapaangat. Asa ka pa!